Naranasan mo na bang makulong o maging alipin? Hindi ba't napakahirap mabuhay na sa bawat ginagawa mo ay may limitasyon? Kalayaan, ito ang inaasam-asam ng mga taong nasa loob ng bilibid o ng mga taong inaalipin ng mga nakatataas sa kanila. Ngunit, lingid sa kaalaman ng tao, napakarami sa atin ang namumuhay na daig pa ang isang bilanggo. Ito ang sinabi ni Jesus. Pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito ang pahayag ni Pablo sa mga taga-Korinto dahil karamihan sa kanila ay ganito ang ginagawa. Isa sa mga nabanggit ay madalas na pinagtatalunan maging sa panahong ito, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, o sa Ingles ay tinatawag na homosexuality. The purpose of this message is not to condemn you. Hindi para ipahiya ka, kundi para bigyan ka ng pag-asa. Naniniwala ako na maraming tao na nasa ganitong kalagayan ay ayaw naman talagang maging ganito. Ang sabi nga, naging alipin na ng kasalanan. Tulad ng sabi ni Pablo, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. Straight to the point, maraming bakla, tomboy, o mga taong nagpapalit na ng kasarian ang gustong kumawala at magbago, pero hirap na hirap gawin. Maaring takot na bitawan ang nakagisnan, o takot sa panalait ng iba dahil sabi ng marami ay imposibleng magbago ang ganitong klaseng tao. Para raw itong sakit na mahirap gamutin. Inuulit ko, ang mensaheng ito ay para bigyan ka ng pag-asa. Kaya ito ang sinabi ni Jesus. Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. He formed you in His image, and that is His perfect plan for you. For us, sadyang gusto ka lang linlangin ng kalaban para mawala tayo sa wangis ng Diyos. Remember, Satan is the father of all lies and there is no truth in him. Kaya kailangan nating malaman ang katotohanan na ang pagiging bakla o tomboy ay kasalanan sa mata ng Diyos. Teka, bakit? Kasalanan bang magbahal? Marami sa kanila ay hindi naman gumagawa ng masama. Mapagbigay sila, laging maaasahan, masayang kasama at mabubuti silang kaibigan. Tama ka. Sila'y mabubuti at maaasahan. In fact, halos lahat ng tao ay may kaibigan ganito, hindi ba? Pero, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kung ikaw na nanonood ay nasa ganitong kalagayan, I urge you to finish this video. Ang sabi ng Diyos, "My child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts as His child." Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal. That's why the Son of God, Jesus, came to die on the cross. Maybe iniisip mo kung paano o kung makakayanan mo pa bang magbago. Don't worry, dahil ako mismo ay dumaan sa parehong kalagayan at naiintindihan kita. Hindi lang ako. Napakarami nang nagbago sa tulong ng Diyos and most of them ay may mga pamilya na living in peace. Naniniwala ako kapatid na gusto mo na rin magbago. First, I want you to accept this message as truth and not as an argument. Jesus said, "And you will know the truth and the truth will set you free." Second, admit and confess your sins through prayer. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Huwag kang mangumpisal kanino man, but only to God. Go somewhere na ikaw lang at ang Diyos ang mag-uusap.
and be honest. Tell Him, Lord, please help me. I can't do this on my own. Third, surrender your life to Jesus. Let go of your feelings. Let go of your emotions. Isuko mo ang lahat ng attachments na meron ka sa mundo. Let go and let God move in your life. Lastly, repent. Simulan mo nang iwasan ang lahat ng bagay na pwedeng magbalik sa iyo sa ganitong kasalanan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. This process will never be easy. Once you surrendered your life to Jesus, you will also enter the battlefield, wherein the forces of darkness will always look for a way to destroy you. Madalas gagamit sila ng tao para i-discourage ka, gagamit ng mga bagay para tuksuin ka. And of course, there will always be a persecution sa lahat ng nagsuko ng buhay kay Jesus. But take heart, you're not alone. The Lord is with you, and we are also willing to help you. Mahal ka ng Diyos, at mahal ka rin namin. Kung handa ka nang tanggapin ng buong puso si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at nais mo nang isuko ang buong buhay mo sa Kanya, hawak mo na ang tagumpay at ang kalayaang matagal mo nang inaasam. Sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Gabay ng Buhay. I-like niyo po ang aming page at abangan ang bagong video tuwing araw ng Lunes, Huwebes at Sabado, ganap na alas 7 ng gabi. To God be the glory.